So yun guys, dahil nga dito sa San Fernando, Pampanga, yung mga yung paggawaan ng parol. Ayan, ito yung kaya sa paggawaan ng parol. Ah, o nga, paggawaan ng parol. So dahil nga malapit ng Pasko, ayan. So ito, at akin nga napansin, yung way nito, ito, ipapakita ko sa inyo, yung talagang random na ang kapaskuhan. So yun guys, samahan nyo ako. Let's go. Ayan guys, oh. Ayan, nakita mga street light na yan. Ayan ang Christmas light. Dito sa, ano? Stress light. Anong tawag yan? Stress light. Stress, ano? Light. Street light? Hindi ah, Christmas light. Ayan, stress yan, stress light. Ayan guys, oh. Galing yan. So, ibig sabihin, Pasko na dito sa, ano, sa Pampanga. Ito yung, San Fernando. Bulacan. Ayan. So ito yung National Highway, ayan, patungo ng ano to, patungo ng Pataan. Ayan, oh. Paskong Pasko na ito. Sana all. Ayan, ito pa lang yung nakita kong daan na Pasko na talaga. Dahil dito nga sa lugar ng San Fernando, ito yung number one na paggawaan ng mga Christmas light. Ayan, oh. Ba? Ayan guys, oh. Ayan. Maaga pa lang ako ay narito na sa may tour gate ng San Fernando, Pampanga. At dahil nga ako ay tutungo ng Bataan. At ito ang aking panibagong biyahe. Dahil maaga pa lang kami ay umaalis na sa aming garahe. Heto nga at kailangan ko pang intayin na umangat ang aero nito upang ako ay makadaan at makalabas na nitong toll gate dito sa may San Fernando, Pampanga. At medyo may kadiliman pa nga na ako'y napadaan dito. Sabihin ko sana kay ma'am, sa puso mo. Kapag kumaliwa ka rito ay patungo ng SM Pampanga at ang padiretso ay patungo ng Robinson Star Mills. At dito nga sa ma-estapekte to, kapag kumaliwa ka ay patungo ng southbound nitong Manila at dito pa rin sa may NLEX ng San Fernando toll gate. At ito nga ay medyo may kadiliman pa at padiretso nga ito ay Guagua, Bacolor, Bataan, Dinopian, Olongapo at Subic maging ang Marabiles. Habang binabagtas ko nga ang kadiliman nito, ah ito ang nagliliwanag na mga Christmas light sa daan na ito na aking tinatahak. At dito nga sa may Pampanga dahil ang Pampanga ang number one sa paggawaan ng Christmas light. At ako nga ay huminto ng sandali dahil nga aking pinagmasdan ang mga Christmas light na ito na nagbibigay liwanag sa daan na aking tinatahak. Tulad ng Christmas light na ito na nagbibigay liwanag sa daan na aming babaybayin patungo nitong Bataan. Dahil sa nagbibigay ng liwanag ng Christmas light na ito ay ramdam ko na ang kapaskuhan dito sa lugar nito ng San Fernando, Pampanga. At ito nga ang highway nito ay G. Abad Santos patungo sa Bataan. Maging Marabiles, Olongapo at Subic. At ito nga, ako nga ay pangsamantalang tumambay sandali dahil aking pinagbastan ang mga Christmas light na ito na nagagandahan at nagliliwanag sa daan na ito na tinatahak ng mga kapwa ko biyahero.
Kahit na antok na ako sa aking pagmamaneho, ay talagang magigising ako sa liwanag ng mga Christmas light na ito. At talagang napakagandang pagmasdan ang mga Christmas light na ito. Napakabuti ng namamahala rito. Ito nga, ang U-turn na ito kung sakaling ikaw ay babalik ng NLEX. Maging ang kasama ko ay hindi na rin natulog dahil nga sa pinagmasdan ang Christmas light na ito. Napakaliwanag nito sa daan na aking binabaybay. Ito nga ay aking nilapitan habang ako'y nagmamaneho sa daan na ito na aking binabagta. Grabe kang disgrasya, aga-aga. At ito nga si kuya ay nagpapasaway pa. Ang aga-aga ay naghanap pa ng disgrasya. Galing niya. At pagsapit sa tulay nito ay medyo nahinto ang mga Christmas light na nakabit sa daan nito na aking binabaybay. Medyo may kadiliman na nga dahil sa walang liwanag na taglay. Pero nagkamali pala ako. Meron pala mga Christmas light nito na nakabit dito. At pagsapit dito ay medyo naudlot na naman ang liwanag sa pagba ng tulay na ito. Habang ako'y naglalakbay sa daan ito, akin napansin na medyo maliwanag na dahil nga umaga na. At sa pagsapit dito, ito nga, wala akong nakitang nagliliwanag ng mga Christmas light sa daan na ito sa pagkalipas ng tulay na aking dinaanan. Dahil nga siguro sa walang masabitan ng mga Christmas light sa daan na ito na aking binabagtas. At ito, muli naman akong aakyat sa tulay na ito. At aking napansin na mukha yatang kakabitan ng harang o pang private lamang ang maaring dumaan sa tulay na ito na dati-rati ay halos lahat ng mga sakyan ay pwedeng dumaan dito, maging ang mga heavy na sakyan. At nga ay aking napansin ang Christmas light na ito ay meron din pala dito sa tulay na ito na aking dinadaanan. Akala ko ay wala ng Christmas light sa way na ito. At pagsapit naman dito sa pagbaba ng tulay na ito ay muli namang nahinto ang mga Christmas light na ito na nakakabit sa daan na ito na aking binabagtas. Heto nga at nagpapakita na si Haring Araw. Mukha yatang aabutan na kami ng liwanag sa aming biyahe na patungo ng Bataan. Heto nga sa gawing kaliwa ko ay mga bintahan na mga Christmas light at mga parol na kung sakaling ikaw ay maghanap ng mga parol. Dito nga sa may San Fernando, Pampanga ang number one na pagawaan nito. At nga ay hanggang dito na lang ang boundary ng San Fernando, Pampanga. At sa pamagitan ng arkong ito ay hanggang dito na lang ang boundary ng San Fernando, Pampanga. Dahil nga ang kaso nito ay Bacolor maging ang Guagua.
Sa oras nito ay maaga pa lang, kaya iilang pa lamang ang aking nakasabay at nakasalubong na mga bumabiyahe. At dito naman tayo sa may Bacolor, Pampanga. Karamihan dito sa daan nito na aking binabaybay sa magkabilang gilid ay makikita mo ang mga bintahan ng mga sasakyan, maging ang modelo at ang mga surplus na sasakyan na binebenta or maging yung galing sa kasa. Dahil sa maliwanag na ay aking napansin ang malawak na bakanting mga loteng ito. At heto ay mukhang wala pang mga nakatira o natayong mga negosyo rito. At pagsapit dito ay mayroong gasoline station ng Shell na kung sakaling ikaw ay magpapagas dito. At meron ditong bagong bukas na Robinson. At hindi siya mall na maaring pasyalan ito. Heto nga at naglalabasan na ang mga malaking sakyan sa oras na ito. Dahil nga siguro sa naghabol sila ng oras, maging ang takban nito. Dahil nga sa Bataan ay may takban, maging ang Olongapo, Subic, Sambales ay may takban ito. Kitang-kita ko na nga ang lawak ng daan, maging ang lawak ng karangitan, dahil nga sa maliwanag na sa oras na ito na aking binabagtas. Napakalawak na ang daan nito. Wala kang lubak na maramdaman at ito nga ay sinasakupan ng Bacolor dito sa may Pampanga. Dito ko rin napansin na ang mga surplusan o yung binibenta na sasakyan na galing Japan. At kung sakaling ikaw ay may negosyo na tracking, ay maaari kang bumisita rito upang tingnan ang mga iba't ibang uri ng mga sasakyan na maging ang repair van ay meron dito. Tulad ng isang ito na Pilangka Company ay meron ditong repair van at mga malaking sasakyan na maari mong bilhin. Habang nag-aagaw liwanag ay patuloy ako sa aking pagmamaniho at patuloy pa rin ako sa aking pinagmamasdan kung anong meron dito sa daan na aking tinatahak. At ito nga ay aking ibabahagi sa inyo kung anong meron dito sa highway nito na aking dinadaanan. Dahil nga kanina ay aking ibinahagi sa inyo ang mga Christmas light dito sa may San Fernando, Pampanga. Barangay Parulog. Tulad ng isang ito na aking nakita, sa pag-uukit ay maaasahan din pala ang mga kapampangan. Maging sa paggawa ng mga furniture ay meron din sila sa lugar na ito. Hindi lang pala parol ang kaya nilang gawin, kundi ang furniture ay meron din silang talento. Santa Barbara. Thank you.
tulad ng dump truck na ito ay naghabol sa oras dahil nga siguro ay magkakarga sila ng buhangin. Dahil dito sa Pampanga ang kalimitan na kinukuhaan ng mga buhangin na dinideliver sa kamay nila. Maging ang mabintaan ng mga surplus na Japan ng mga sakyan ay dikit-dikit dito. At tulad nga itong aking nadaanan. Maging ang tanker na ito ay patungo ng Bataan dahil dito nga ang pick-upan na mga krodo. Iba't ibang mga biyahero ang aking nakasabay sa oras na ito at iba't ibang mga trucking ang mga dumadaan sa way na ito na patungo ng Bataan, Marabilis, Olongapo, Sambales at Subic. At ito nga ang Santa Barbara Bridge na aking nadaanan at nalipasan natin ang mga pick-upan ng mga buhangin bago umakyat dito sa may Santa Barbara Bridge. May kahabaan nga ang tulay nito at ito nga ay boundary na rin ng Guagua dito sa may Pampanga. At pagsapit ko naman dito ay aking nasilayan ang mga kubo na ito. Gumagawa pala sila ng mga kubo na binebenta. At ito nga ang tanging ibang hanap buhay nila dito sa may Pampanga. At tulad ng mga furniture na ito, sila pala ay gumagawa nito. Dahil nga dito ay marunong sila at magaling sila sa pag-uukit at pag-design na mga furniture. Iba't ibang hanap buhay ang aking nakitaan sa lugar na ito. At ito nga ay sinasakupan na ng Guagua dito sa may Pampanga. At napakalawak nga ng daan dito. At ito ang mga trucking ito ay nagkakapag sila dahil nga sa umaga na at nagliwag na ang daan na aking tinatahak. Dahil nga kanina ay medyo may kadiliman pa. Patuloy niyo akong samahan sa aking biyahe at ito nga ay inabutan ako ng liwanag sa lugar na ito patungo ng Bataan ang aking destinasyon. Sa kabaan ng daan na ito ay aking binilisan ng bagya dahil nga sa ako'y naghahabol ng oras sa aking pupuntahan. Ako'y malapit na sa aking hangganan sa aking biyahe at sana'y nagustuhan nyo ang aking panibagong na ibahagi sa inyo. At ito nga ay aking pa rin napansin ang isang ito na bintahan ng mga surplus na sasakyan. Maging ang mga furniture na ito ay hindi ko na rin pinaligtas. At ito nga ang mga passport na ito ay aking madaanan ang Jollibee, maging ang Chow King at Burger King dito sa way na ito na aking tinatahak. At sa kanang bahay ko naman ay narito ang Diyostado Makapagal Hospital. Napakalawak pala ng hospital na ito. Ako nga ay huminto sandali dahil nga mayroong stop light dito at kapag kumaliwa ka ay patungo ng proper nitong Guagua. At kung kumanang ka naman ay patungo ng Porac Floreda Blanca. At aking ang napansin itong napakalawak na hospital na ito ng Diyostado Makapagal Hospital sa kanang bahay ko. Habang ako'y nakahinto ay aking pinagmasdan nito. So mga kabiyero, ako'y magpapaalam na at maraming salamat sa patuloy niyong pagsubaybay sa channel na to. At ako'y samahan niyo muli sa aking pagbabalik sa aking panibagong biyahe. Bye-bye!